So ngayong araw guys ay ituturo ko lang sa inyo guys kung paano guys mag-drive guys ng semi forklift. Based sa akin guys na experience guys, si-share ko rin sa inyo guys kung paano guys mag-drive ng forklift. So sa hindi pa guys marunong mag-drive ng forklift, so ito yung guys ituturo ko sa inyo kung paano mag-drive ng semi forklift. Actually guys, yung forklift kasi guys, merong manual, merong semi, at saka merong automatic. So, nandito tayo guys sa pangalawa. Nandito tayo guys sa semi. Kasi yung gagamitin natin na forklift guys ay semi lang. So, tara guys, samahan nyo ako. Ipapakita ko sa inyo. So hello guys. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo guys kung paano guys mag-drive guys ng forklift. So una-una natin gawin guys ay titingnan natin guys yung side mirror guys. Yung kabila naman guys titingnan natin guys pag okay na guys. Yun, okay na kasi tapos niyan guys. Okay na 'yon. So ang pangalawa natin guys tingnan guys ay bago natin guys i-start guys yung forklift. So titingnan muna natin to guys yung kanya guys, yung kambyada guys. Ito, kung naka-neutral ba siya o hindi. Kasi pag naka-forward yan guys, kahit anong start mo yan guys, hindi mag-start yan. Kaya kailangan muna natin to guys ilagay sa gitna, naka-neutral. Kasi pag ni-reverse mo yan guys, hindi rin yan aandar. So ang gagawin natin guys ay ilagay natin sa neutral. Saka natin papaandarin ngayon guys. So ayan. Ayan na guys, mandar na. So ngayon guys, bago natin guys papatakbuhin, titingnan muna natin to guys. Ito yung ito. Titingnan natin guys yung foot brake nyo. Foot brake. Kasi guys, pag nakasagad yan guys, hindi tatakbo yan. So kailangan muna natin to i-open. Ito, iangat lang natin pataas para yung foot brake niya babalik siya. So ayun na guys, bumalik na. So susunod natin naman gagawin guys ay iaangat natin guys yung kanya guys, yung fork. Ito yun, iaangat. Ayan. Kasi baka mamaya naka kwan pala yung blade nyo nakababa. So pag pinatakbo mo yan, susundutin yung guys yung semento. Susundot lang guys yung semento. So ang gagawin natin guys, iangat lang natin yan guys. Ito yung control. Yon. Kailangan natin lagyan ng gasolinador para umangat. Ayun. So ito naman ngayon guys yung pangalawa niya guys. Ito naman guys yung yuyoko yung blade at saka angat. Yung parang tol na ganun. Ayan. Ngayon guys kumagalaw. Kailangan ibaba mo lang yan guys. Ayan. So ngayon ibababa mo naman siya. So ayan, baba lang yan guys. So ayan, baba lang yan. So ngayon pag okay na guys, ito naman yung ang gagalawin natin, yung control. Ito naman yung gumagalaw na left and right. Ayan. Kuwento siya guys, semi-automatic lang to guys na forklift. Kasi yung blade nito kasi guys adjustable. So ngayon ipapakita ko sa inyo guys kung paano siya guys naging adjustable yung fork niya. So tara guys, baba natin. So hello guys, yung gagamitin natin guys na forklift guys ay 3 tons guys. So Toyota yung model niya guys.
So ngayon pwede siya guys gagamitin guys sa gasoline. Ito rin guys. So pwede rin siya guys gagamitin sa gasol. Gasol pala guys yung ginagamit namin dito guys sa loob ng company guys para hindi guys mangamoy ng gasolina guys. So ang ginagamit talaga dito sa loob ng production ay gasol. So tara guys, samahan niyo ako. Papakita ko sa iyo kung paano mag load and unloading. Guys, mag load and unloading guys. So sa hindi pa guys marunong guys mag drive ng forklift guys, so sana ito guys ay makita nyo at mapanood para may idea rin kayo kung paano nyo guys mag drive ng forklift. So once again pala guys, so sa hindi pa nakasubscribe ng YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel Randy Garvin. So thank you guys.